Guys, huwag kayong o-overtake dito ha, o magkakat ng ganyan. Bakit? Guys, hindi kayo kita ng driver dyan. Mataas yan at saka yan ay nasa blind spot niya. Alam nyo ba gaano kalaki ang blind spot ng truck? Majesty Driving School, kasama mo sa tamang maneho. Majesty Driving School, dito ay tiyak ka na matututo. Okay, so let's move with the trucks and buses. Some trucks and buses. Now, sa trucks and buses, do you notice na malimit ang banggaan sa trucks and buses natin sa kanang side ng truck? Why? Because sa kanang side ng trucks, malaki ang tinatawag na blind spot. Kaya nga kayo, hanggat maaari, ang ituturo namin sa inyo that if you're going to drive, huwag kayong mag-drive sa kanang side ng truck. Umovertake kayo sa kaliwang side. Okay, so bakit? Bakit ganun yun? Let me just discuss this and I'll show you some illustration about sa truck. You do not overtake if not properly seen. Alam nyo bang ang mga trucks, gusto nyo malamang kita kayo ng driver ng truck? Tingnan nyo yung side mirror. Pag nakita nyo yung mata niya, yung mukha niya, ibig sabihin, kita din niya kayo. Pag tumingin kayo sa side mirror, wala kayong nakita, hindi rin niya kayo nakikita. Yun yung rule para malaman mo kung pwede ka nang mag-overtake. Avoid overtaking on a curved road. Oh, wag na huwag kayong mag-overtake sa kurbada na may kasabay na truck. Bakit? Napakahaba ng truck eh. Kurbada pa yan. Sa tingin nyo ba, alam nyo yung kasalubong nyo sa kabila? Hindi eh. Ang daming na-aksidente dyan, guys. Yung mga malalakas na loob, hindi pwede yun. Hindi pwede ang lakas ng loob sa pagdadrive. Kailangan sa pagdadrive, utak at saka skill sa pagdadrive. Yan ang mahalaga. Be sure to have enough power when overtaking uphill. Isa pa yan. Dapat kilala mo yung sasakyan mo. Uphill. Alam niyo bang napakahirap umovertake ng pataas? Mahirap yan. Pag hindi mo alam ang iyong sasakyan, takapusin ka. Again, maa-aksidente ka. Use flashing headlight when overtaking. Always remember, pag kayo po ay overtake sa truck, isa ito sa mga dapat niyong gagawin. Or any other vehicle. Lagi kayo nagpa-flash. Bakit kayo nagpa-flash? Para makita kayo nung driver na kayo ay parating o mag-overtake kayo. Extra precautionary measure. Avoid being on a blind spot but not following too close. Ito yung diniscuss natin kanina, yung huwag ka masyado tumutok. Kasi pag biglang tumigil yan, sapul mo yan. As much as possible, do not drive on the lanes intended for trucks and buses. O, di ba may mga ganun tayo dito sa Metro Manila? Huwag ka sumunod doon. Bakit? Masisira sa sasakyan mo. Eh, ang pangit ng daan dito noon eh. Never cut. Ayan ha. This is illegal. Alam nyo bang, kunyari ito yung truck, di ba? Kunyari, ito yung truck. Kunyari, yan ulo. Ah, sorry, sama ng drawing ko. Okay, kunyari ito yung truck. Di ba yan yung ulo ng truck? Di ba ito yung body niya? Guys, huwag kayong o-overtake dito ha, o magkakat ng ganyan. Bakit? Guys, hindi kayo kita ng driver dyan. Mataas yan at saka yan ay nasa blind spot niya. Alam nyo ba gaano kalaki ang blind spot ng truck sa kanang side niya, sa right side? Alam nyo bang almost bulag ang driver ng truck pag sa kanan niya? Alam nyo ganito kalaki ang blind spot? That's the reason is yung driver ng truck dito totally blind sa kanan niya. Yun nga yung reason bakit may mga pahinante eh. Hindi yun napansin, may pahinante ang mga truck. Ang pahinante, hindi lang yung taga-diskarga ng mga produkto ninyo. Ang pahinante talaga, ang trabaho niyan, umupo dito para kita niya ang mga nasa kanan. Dahil nga, si truck driver, hindi niya kita. Yung iba nagsabi, hindi siya naka-curve ng ganun yun eh. Yung mga salamin, hindi pa rin niya kita. Hindi niya makikita yun dahil yung positioning niya, yung angle niya, malayo talaga. Alam nyo, kita naman eh, eto, kita niya eh. Kita niya din dito, hanggang dito. Ngayon, kung ikaw yung driver, eto yung sasakyan mo. Ba't ka naman pupuesto dito? Meron bang pumupuesto dikit na dikit na sa truck? Wala naman eh. And that is the reason hindi ko kayo pinapapa-overtake o pinapupuesto sa kanan side ng truck dahil malimit ang aksidente dyan. Now, ano pa yung hindi, mga malalaking, mga blind spot niya? Blind spot din ito eh. May blind spot din na konti dito eh. At saka blind spot din dito. Yan yung mga blind spot ng truck. And that is the reason hindi kayo dapat pumupunta o dumidikit sa truck. Right? Clear ba tayo doon, guys?
Ha, clear tayo dun, ha? Baka naman maya-maya, sa kanan pa rin kayo pumuesto. Malapit kayo sa aksidente, guys, pag sa kanan kayo. Ay, mga nagmumotor pala, reminder, traffic, may truck, nagmumotor kayo. Please, huwag kayong dadaan dito, ha? At titigil pa kayo. Huwag yung gagawin yan, guys. Kasi hindi kayo kita ng truck driver dyan. Pag biglang nag-go yung traffic, dediretso lang yan. Sagasa kayo. Alam niya ba, nanadod kayo? Hindi, guys, eh. Kaya yung mga nagbibigyo na sumisigaw na bulag ka ba? Yes, bulag talaga ang truck driver. Kaya mag-ingat kayo. Kasi talaga malaki ang blind spot niya. Dito ay tiyak ka na matututo. My GST driving is cool. Palagi kang safe sa kada biyahe. Mga dami na magturo ng disiplina. Maging responsable sa manibela.